Okay, so good day again, grade 9 technical drafting students. I'm here to discuss one of the topics listed on your lesson 4 draft site development plan, which is lot plotting. So it's also one of your performance tasks na nandun sa module. So hindi natin mabubuo si draft site development plan if we were not able to form the lot plot, or hindi natin ma-establish yung mismong lote na pagtatayuan natin ng building o ng bahay o ng structure. So, doon muna magsisimula yon. So, sa lot plotting, we will be able to draw and establish the exact shape and the measurements of a specific or a certain lot na pagtatayuan natin ng building. Okay? At yung mga data na ginagamit natin sa pagla-lot plot ay nakalagay sa technical descriptions na makikita sa titulo ng lupa. So, if you have a lot title, okay, pwede nyo hiramin nyo muna saglit at tingnan nyo doon. Meron mga descriptions, technical descriptions doon, katulad ng nakikita nyo dito sa screen. Okay? Dito, so, ito yung gagawin nating example sa lot plotting. So, nandito nakalagay sa first column, the points. So, obviously, we have 4 points, 1, 2, 3, 4, na pagkoconnect-connectahin natin para mabuo natin yung ano yung magiging shape ng lote na gagawin natin. Okay? Nakalagay dyan na 1-2, ibig sabihin dyan, yung point 1, ay kukonnect natin siya sa point 2. Yung point 2, pag nagawa na natin yan, yung point 2, kukonnect natin siya sa point 3. Until such time na matapos natin at mapag-connect-connectahin na natin yung apat na points na yan para makuha natin yung exact shape. Yung mga bearings naman, eto, so yung makikita nyo yung mga directions, okay? Yan yung magde-determine gaano yung magiging ano yung magiging angle ng line sa paggalaw according to these two directions, north, west, east, or south. Okay? And then yung haba naman na magiging side ng kada lote ay yung tinatawag natin distance or magnitude. Okay? So pag pinagsama-sama na natin 'to, ginawa na natin 'to, makukuha na natin yung exact shape ng lote na gagawin natin na pagtatayuan ng bahay. So, listen as I discuss and demonstrate to you the steps on how are we going to do lot plotting using this given data. Okay, so let me now demonstrate to you the steps on how to do lot plotting. So, we are now going to plot the given lot points using the bearings and the magnitudes or the distances. So, dun sa pinakita ko example kanina, we have 4 lot points at binigay na rin yung mga bearings and distances. So, we will be using a scale of 1 is to 100 for this one. So, since we are doing it manually, yung pagpa-plot ng lot points, okay, what are the different tools that we need to prepare? So, we have to use the protractor, your pencil, and then ruler or triangle, kung anong gustong gamitin. Okay? So, yung protractor gagamitin natin para mag-plot yung angle, yung bearing. Okay? And then, yung ruler or yung triangle will be used to plot naman yung magiging distance niya, yung linya. Okay? So, sa pinakita ko kanina, let's start with plotting lot point 1. So, sa pagpa-plot ng lot point 1, pwede kang mamili dyan anywhere dun sa papel. Okay? Pwede siya naka-portrait, pwede siya naka-landscape. Well, actually, it will depends dun sa magiging pag in-analyze mo yung given bearings and magnitudes. So, sa gagawin ko, dun sa given na yun, gagawin kong naka-portrait yung aking papel. Okay? So, sa point dun sa given kanina, sabi doon ay yung bearing niya for you have to connect point 1 to point 2 or lot point 1 to be connected to lot point 2. And then, ang given bearing doon ay 61 degrees 54 minutes north due west. So, kung ito yung protractor mo, if this is the north side, okay, from the north, siya daw ay magpa-form ng 61 degrees 54 minutes papunta sa west. So, yung protractor dapat natin ay yung magiging zero
ay nakaposisyon sa north side. At yung magiging pinaka 90 ay nakaposisyon sa west side kasi siya ay papunta doon. 'Di ba ang bilang natin ay 0 to 90. So since nanggaling siya sa north, papunta siya ng west. So expect that the line that we are going to form with 61 degrees 54 minutes north due west na line ay dito sa quadrant na to papatak. Okay? So start with, maghanap lang tayo dito sa papel ng paglalagay natin ng pinaka point 1 natin. Okay? So for that given one, for that given given bearing slot points, dito ako maglalagay ng pinaka reference, yung pinaka point 1. Paano yun? Pwede kang gumawa lang ng cross. So yung cross na to dapat ay malabo lang. Yan. Yung cross na yan will be your guide para malaman mo nasa ng north, nasa ng east, sa ng west, asa ng south. Okay? At saka dyan mo din kasi ipoposisyon yung magiging protractor mo. So going back, ang bearing natin ay 61 degrees 54 minutes north due west. So dapat ang zero ng protractor mo ay nakatapat sa north. So kung ito yung gagamitin natin, pag ginanyan ko ang protractor ko, ang nakatapat sa north ko ay 90. So hindi siya pwede. Dapat kasi yung north ay zero. So pwede mo naman kasi paikutin ang protractor. So kapag nilagay ko dito, yan, ito yung zero, di ba? Ito yung zero. Meron din naman actually ditong zero. Pero pag ginanito ko siya, zero nga yung north, pero siya ay papunta dito sa part na to. Nandito yung papunta ng 90. So, ibig sabihin papunta to ng east. Eh, kailangan natin papunta ng west. So, i-flip nyo lang yung inyong protractor. Kapag ganito ang orientation ng protractor, yung zero mo, ito may zero rin kasi naman dito, your zero here is already pointed on the north side, and then yung 90 degrees ay pointed na papunta sa west. So, ibig sabihin, tama na yung ganyang orientation. Okay? So, let's now plot yung 61 degrees 54 minutes. So, since ito ay protractor, walang minutes na given. So, pwede na natin siyang i-round off. So, instead of using 61 degrees 54 minutes, pwede natin gamitin na 62 degrees. So, ito yung 0. Ito yung 60. So, bilang lang 60, if this is 62 points. So, ibig sabihin, and then mark off kung saan papatak yung 62 degrees. Katulad ng pag gumagawa kayo ng angle using the protractor. So, minark off ko siya. Imamark off lang natin kasi kailangan natin iplot ngayon yung distance, yung given na distance, which is 13.89. Again, we're using the 1 is to 100 na scale. So, yung 13.89, that's already equivalent to 13.89 centimeters using your ruler. Eh, since mahirap din ang 13.89 dito, we can use 13.9, rounded off na siya. So, itapat nyo lang yung ruler doon sa minark off na 62 degrees kanina. And then, doon sa reference mo kanina, doon may tapat yung 13.9. Tapos, yung doon sa 62 degrees na linya na minark off kanina. Yan. So, you can now draw the line na 13.89 hanggang doon lang sa zero ng ruler. Okay. So, ibig sabihin, ito ngayon yung point 1 mo. Ito ngayon yung magiging point 2. At ang bearing na nito ay 61 degrees 54 minutes or ginamit natin nga 62 degrees kasi ni round off at a distance of 13.89. Ito na yung haba niya. Okay? So, that is the from point 1 to point 2. Now, let's proceed to point 2 going to point 3. So, dito na tayo ngayon mag-start kasi ito yung point 1, ito yung point 2. Yung point 2, i-connect ngayon natin siya sa point 3. So, ganun ulit. Ulitin natin ginawa kanina. Sa umpisa, gagawa tayo ng parang cross dyan na malabo lang just to remind us or maging guide natin where is the north side, where is the east, where is the west side, and where is the east side, and where is the south side. Okay? So, sa lot points 2 to 3, ang bearing na gagamitin natin ay 24 degrees north, 24 degrees 8 minutes north due east. So, ibig sabihin, ito yung north, ito yung east, nandito siya sa part na to. Pag ganito ang magiging guhit natin. Kasi from the north, going to the east.
So again, saan papatak dapat yung 0 ng ating protractor if that is the given bearing? So again, yung 0 dapat ay nasa north. If we are going to position our protractor this way, ang 0 natin ay hindi nasa north. Nandito siya sa east side. So hindi natin pwedeng gamitin yung ganyang orientation ng protractor. Pag inikot natin siyang ganito, ayan, so ayun, may 0, nasa north side na siya, at yung 90 degrees ay nandito sa may east side. So ibig sabihin, tama na yung orientation ng ating protractor. Okay, and then let's now plot yung bearing na 24 degrees 8 minutes. So, pwede na natin gamitin yung 24 degrees lang, kasi 8 minutes lang naman yan. Okay, so 24 degrees, 10, ito yung 20, bilang ka 24, mark off the 24 degrees. After marking off, let's now plot the corresponding distance, which is 16.68, rounded off 16.7 na magnitude. So, again, yung ruler, i-position. O, this time, ta natin. Medyo mahaba. Bababa ko lang siya ng onte para makita. Ayan. Yung 0 na ngayon na ruler ko, itatapat ko doon sa 0.2. And then, yung pinag-mark, papantay ko doon. And then, let's plot yung 16.7. So, ito yung 16.7. Okay? So, ayan na ngayon yun. So, ito na ngayon yung 0.2 going to 0.3. Na ang haba niya ay 16.68 or 16.7 kasi ni-round off na natin. Okay? So, after now, we can now proceed with points 3 to 4 using the bearing of 68 degrees, 3 minutes, south, due, east. Okay? So, again, ulitin-ulit yung ginawa kanina. Mark, maglagay ng imaginary dyan na pinaka-guide natin for the directions. So, north, south, east. Sabi, ang bearing ay 68 degrees, 3 minutes, south. So, nanggaling siya ng south, pupunta siya ng east side. So, ito yung south natin. Kaya natin yung part na yan para madaling makita. Ayan. Ito yung south, nasa baba, diba? Ito yung east. So, ibig sabihin, our bearing or our line will fall on this quadrant, on this part. Kasi ipapunta siya ng south, ay galing siya ng south, pupunta siya ng east. At 68 degrees and 3 minutes. Okay. So, saan kailangan mag-fall yung 0 ng protractor natin this time with that bearing? Okay, so ang 0 natin ngayon ay dapat nakatapat sa south direction. So, pag ginanito ko ba siya, so, ayun. Ang 0 ko, nandito sa south. At ang 90 degrees ko, nandito sa east side. So, dito dapat siya papatak. So, pwede na natin ngayon i-plot yung 68 degrees. So, 0, ito 60, 68, 65, hindi ko na siya makita. 68. Ayan. Mark off the 68 degrees. After marking off the 68 degrees. Ito yon. Ayan. After marking off the 68 degrees, we can now plot yung distance, yung magnitude, which is 11. So, yung 0 dito, 11. Tapat lang natin sa minark off natin na 68 degrees. Okay, 11. So, ito yon. So, from here hanggang 11. So, now, we were able to connect 0.3 to 0.4. Ito na ngayon 3. Ito na ngayon yung 4. Okay? So, meron pa tayo, kailangan natin, wala namang loteng bukas dyan, di ba? Ito na yon. Hindi na makita. Pwedeng iikot tayo ng konti. Ayan. Ito na yung kinalabasan. So, we have now to connect 0.4 to 0.1. May given bearing pa rin siya. 19 degrees, 25 minutes south, due west. So, kung ipa-plot pa talaga natin yan, tama pa rin naman siya kasi ito yung south, ito yung west side. So, dito pa rin siya papata. Kasi, di ba kapag pag nag-connect na tayo ng 4, ng lot 0.4, hanggang sa 0.1, pwede na lang natin siya actually idiretso. I-connect na lang natin.
Pero, just to double check kung tama yan. Ayun. Kasi ang bearing pa rin naman natin is from the south going to west, 19 degrees lang siya. So, since tayo ay manually, medyo, ay manual lang ginagawa. So, medyo, may chances talaga na hindi sasakto yung angle na nabubuo natin. Pero if you will do it in AutoCAD or other computer softwares, of course, kailangan maging sakto na yan. Okay? So, yun na. Ito na yung kinalabasan ngayon ng mga bearing and distances na binigay. So, ito ngayon yung kinalabasan na lote using the given lot points and the given bearings. So, to finish it up, o, lagyan na ngayon natin siya ng labels. Okay? So, ito yung point 1 natin kanina. So, lalagyan ko lang siya ng circle. Yung crossing na yan, yung nagtagpo, kung saan nagtagpo, intersection, I mean, intersection ng dalawang line, and then put it as 1. Lagyan natin ng 1. Ibig sabihin, it means that is the lot point 1. Okay? And then ito, this will be your lot point 2. Ito yung lot point 3. Pwede naman to habang ginagawa mo siya, lagyan mo siya ng number kasi minsan nalilito kung nasaan. Pero kung alam mo saan ka nagsimula at of course alam mo yung angle, yung bearing na ginawa mo, malalaman mo agad yan kahit hindi mo na siya minark off pa nung umpisa. So this is will be your lot point 4. Okay? So after that, you can now proceed with doing the labels. So sa paglilabel ng lot ng lot, it should be on out, the label should be outside of your lot. So dito 'yon. So ganun pa rin, kailangan mong gumawa ng guidelines. So ito yung point 1 to point 2. So ang bearing na ginamit natin diyan kanina ay north. 61 degrees 54 minutes north due west, comma, ilalagay natin yung distance, which is 13.89. No need to put meters or yung unit, kasi understood naman na tayo ay meters ang ginamit dyan, at tayo ay naka 1:100. Okay? So, hindi. Pagdas nyan, ito namang sa 2 to 3. So, guidelines, and then, yung bearing na 24 degrees, 8 minutes, due east, comma, yung kanyang distance na 16.68. Okay, so kung papansin ninyo, I'm putting the labels outside of the line, hindi sa loob. Kasi yung loob, ayan yung lote mo eh. Tsaka maglalagay ngayon ng gagawin natin for site development. Okay, dito din, label. And lastly, yung dito sa gilid. When putting labels, always put in mind that ang sulat natin dapat ay nagsisimula sa baba. At pagano'n. Tapos, kapag siya naman ay left to right, it should be left to right. Katulad nito, left to right, left to right. Ito, from the bottom, papunta sa taas. Kaya dito, bottom din siya. Dito rin sa simula, magsisimula. So, ito south, 19 degrees, 25 minutes, due west, 17.43. Okay. So, yan ngayon yung pinaka plat-plat na natin. Okay? Sa iba, nilalagay yung pinaka-address dito kung saan siya matatagpuan. Pero, ayan. Okay na yan siya. Dito na natin nalagay ngayon yung corresponding na magiging site development. Or, ayan, yun yung magiging kalalabasan. Kailangan din pala natin lagyan ng pinaka-north reference. Ibig sabihin yan, we use this part or yung ating north ay pointing upwards.
Kasi diba dito kanina nang simula tayo, dito yung north. So kailangan natin ngayon lagyan ng north reference point. Kung gusto nyong ibahin yung orientation nito, alam ba, gusto nyong masakto siya sa mismong gitna ng papel, magbabago din yung orientation ng north reference. Paiikutin nyo din siya. So alam ba, kung ito yung north, papipilingin nyo papunta dito, papunta ng east side. Kumbaga yung east, gagawin yung north. So ito dapat nakaturo yo dito. Nandito yung north niya. So lang yun. So pero para huwag na kayong malito. Pwede na yung ganyan. Basta huwag kalilimutan yung north reference.